Alam nyo ba guys, na napakakapal! Ang kapal-kapal talaga ng mukha! Ni number one, Senator Robin Hood Padilla. Alam nyo ba guys kung bakit? Literally, galing pa mismo sa kanyang bibig. Nasayang daw po ang sinusweldo, ang pinapasweldo ng taong bayan sa kanya kung hindi niya daw ipapagtanggol ang demokrasya. Like, putangina, paano mo napagtanggol yung demokrasya, Robin? E bumoses ka nga lang ngayon sa kaso ni Kibulay dahil magkaibigan kayo. Panoodin natin ha. Panoodin natin guys. Nagigigil ako. Are not bothered kasi parang nababash ka rin sa social media. Dinidepensa niyo daw isang tao na inireklamo ng pang-aabuso. Hindi ko po siya, apo, hindi, lilinawin ko po, ano. Iba po yung depensa. Trabaho po yan ng abogado niya. Hindi ko po dinidis... Ito pong ginagawa ko, ito ay demokrasya. Kailangan natin daanan ito. Para sa akin, itong taong ito, eh, may karapatan siya ng due process. Yun lang naman. Kailangan siyang dumaan. Kung ano yung dinadaanan ng lahat, kailangan niyang daanan din. Hindi naman po pwede na wala pa tayong judgment na sino ang may kasalanan o kung sino ang may ginawa, kung sino ang nagsasabi ng totoo, lahat tayo may judgment na. Eh, sayang naman ng binabayad sa atin ng taong bayan, eh, kaya tayo nandito, proteksyonan ng demokrasya. Yan, rinig nyo diba? Ang sakit sa tenga, grabe. Doon talaga ako guys na trigger sa sayang naman ang binabayad sa akin ng taong bayan kung hindi ko didepensahan ang demokrasya. Like, ano ba yung demokrasya para sa'yo? Hindi ko alam guys kung saan niya nahugot yung kakapalan ng mukhang yan. Diba? Robin, pagamot mo na yung utak mo. May something ka na. Usapang demokrasya ba? Usapang due process? Ano yung ginawa ng Senado at Kamara? Hindi ba due process yun? Diba? Unang hearing, hindi siya umattend. Pangalawang hearing, hindi siya umattend. Ang ginawa ni Senator Risa Ontiveros, pinasabina siya. After sabina, pinasight and contempt. After ng sight and contempt na dapat sana warrant of arrest, ang nangyari, show cause order. Hindi pa ba demokrasya yun? Jutang jit. Hindi pa ba demokrasya yun? Ha? Robin? Hindi ko alam guys kung alam ba talaga ni number one Senator Robin Hood Padilla ang kanyang trabaho bilang senador. Kasi, di ba guys, kapag senador ka, legislator ka, tagagawa ka ng batas, taga-imbestiga ka, hindi ka taga-depensa sa kaibigan mo. Tapos, sa kanya pa natin guys maririnig yung salitang sayang naman ang binabayad sa akin ng ano ng mamamayang Pilipino kung hindi ko ipagtatanggol ang demokrasya. Yung totoo doon, sayang yung binabayad sa'yo ng mamamayang Pilipino pero hindi mo pinapagtanggol ang demokrasya. Yun. Alam niyo guys, binanggit niya din sa isa, dito din sa video na to, na sinabi niya na pinagtutulungan siya, pinag-iinitan siya ng FBI, ng Senado, ng Kamara. Eh natural, dumadaan tayo sa due process, eh malay ba natin nagsabay-sabay yung kaso niya? Diba? Yung kaso niya doon sa FBI, matagal na po yun. Decade na nga ang nakalipas nang nakataka siya. Kaya nga fin-raise na yung account niya doon sa Amerika. Robin, mag-resign ka na lang. Sakit mo talaga sa bangs. Hindi ko alam kung... Hindi natin alam guys kung alam niya yung trabaho niya bilang senador. Pero sa aking nakikita guys, pinapagtanggol niya itong si Kibuloy. Hindi niya sinasabi na... Sabi niya pa nga, eh, hindi naman ako abogado ni Kibuloy para ipagtanggol siya. Pero yung akin lang dito is ipaglaban natin ang demokrasya. Like, anong demokrasya ba yung tinutukoy mo? Diba? Yan yung tanong, anong demokrasya?
Kasi kung wala tayong demokrasya, matagal na yung hinuli. Kagaya ng ginawa nila kay former Senator Leila De Lima. Ganun lang kadali umusad yung kaso. Eto pa guys. Sabay-sabay tayong magalit. Sabay-sabay tayong high blood. Ako'y nagsasalita. Una, bilang isang senador. Pangalawa, itong taong ito, kasama ko ito, laban sa mga komunista. Kung kahit naman sino, sa palagay ko, nakilala mo yung tao, teka, kilala ko to eh. Kasama ko to, na nakipaglaban sa komunista, sa mga armed, alam naman natin, hindi naman kami. Wait lang ha. Sabi niya, eh, kilala ko to. Wait lang, teka lang, kasama ko to sa pakikipaglaban sa mga komunista. Putang ina, Robin, ano yung connect? Ano yung connect sa pakikipaglaban niya? Dito sa allegedly na mga ginawa niya. Guys, ang galing niya mag-divert. Eh, wala nakikipaglaban yan sa mga komunista, kaya siya iniipit. Gago ka ba? Yung kaso niya, rape. Allegedly, human rights violator, abusado. Yan yung kaso niya. Sa SMNI, may kaso ukol dito sa kanilang prangkesa. Actually, nilalakad pa lang to. May violation pala ang SMNI. Ano yung connect ng pakikipaglaban niya sa ama ng komunistang grupo dito sa kaso niya? Tapos sinihingi mo due process. Like, Robin, gago ka ba? Yung ginawa mong objection, yung 7 araw mong pag-object, hindi ba due process yun? Ito, online katok. Kabugo ni mo. Natin, hindi naman kami nagsisinungaling. Open naman yung mga ginawa namin. Mapapanood naman ninyo. Makikita din nyo yan si SMNI. Magkasama talaga kami. Ngayon sa pagkakataong ito na wala na si PRRD na lumaban din sa armed struggle, itong tao ngayon dadaan sa ganito na hindi man lang ako magsasalita. Eh, senador din naman ako. At nandun din naman ako sa loob ng committee na yon. Na dapat siguraduhin ko sa loob ng committee na yon ay umiiral lang due process. Wala akong hinihinging sobra dito. Lahat ito ng sinasabi ko nasa loob ng rules, nasa loob ng constitution, due process. Lahat ng sinasabi kong to, nasa loob ng konstitusyon. Due process. Ano yung sinabi mong nasa loob ng konstitusyon? Tapos, due process. Robin, hindi pa dumaan sa due process itong si Kibuloy? Ha? Sa tingin mo, lahat ng karapatan niya, ginamit na po. Pag mahirap, ang bilis umusad ng kaso. Pag mayaman, ang daming hadlang, no? Diba? Imagine that guys ha, kagaya nga, uulitin ko sa inyo ha, kung hindi binigyan ng legal at due process itong si Kibuloy, dapat sana second hearing pa lang, hinuli na siya. Kaso wala, pinasabina, pinasite and contempt, hanggang sa umabot ng may show cause order, bago pa maisyuhan ng warrant. Hindi natin alam dito sa ano kasi naglabas na sila ng dahilan nila sa show cause order. Hindi natin alam kung katanggap-tanggap ba ito. Magkakaroon pa yan ng common sense, 'di ba? Kung katanggap-tanggap ba ang reason ni Kibuloy. Robin, hindi ka pwedeng sumama sa usapan ng common sense, wala ka nun, ha? Diyan ka muna, tulog ka muna. 'Di ba? Tapos guys, ang hindi ko talaga matanggap yung binanggit niya kanina na sayang naman ang binabayad sa akin ng taong bayan. Sayang naman binabayad ng taong bayan kung hindi natin pairalin ang demokrasya. Robin, yung totoo lang doon, sayang yung bayad sa'yo ng taong bayan. Pero yung demokrasya, wala ka nun. Kasi yung demokrasya, nakadepende lang sa'yo pagkaibigan mo, katulad ng sinabi mo, nakikipaglaban niya sa mga armadong komunista. Kasama ko yan. Putang ina, ano ang connect ng pakikipaglaban niya? Di porket nakipaglaban siya, ay pwede na siyang gumawa ng mali. Tama ba? Tantan. Guys, paggamot niyo to. May ganyan na yan, no? Paggamot niyo yan. Hindi ko alam
Hindi talaga deserve ng taong bayan yung katulad mo. Well, ano yung mapapala natin sa isang ex-convict at yung credential niya, isa lamang siyang sikat na aktor, sikat na artista. Ano yung mapapalaan natin dyan na yung credential niya, sikat lang siya sa pakikipagbakbakan sa TV, pero walang laman yung utak. Ako sa inyo. Kaya guys, bahala kayo kung magpabudol pa kayo dyan, ewan ko sa inyo. Basta ako, hindi ko yan binoto. Yan yung nakaka-proud. Kahit sampalin man ako ng 10 beses, hindi ko yan binoto. Buti na lang hindi ko binoto, pero wala, nanalo eh. Yan, magtiis kayo. Ha, magtiis kayo. Magtiis kayo. Binoto niyo yan, di ba? Magtiis kayo. So, yun lamang ho, guys. Nakakagigil, no? Kapal! Ang kapal. Saptirisin.